Okay po, muli po nating buksan ang ating pong mga Bible sa Mark chapter 1 verses 14 to 15. Mark chapter 1, 14 hanggang sa 15. Ang sabi po dito, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Tayo po muna ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, amin pong kinikilala na kung ang inyo pong banal na Espiritu ay hindi kikilos sa amin pong mga buhay, hindi po namin lubusang maunawaan ang inyo pong salita. Kaya iniling po namin na sa oras po na ito ay ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at naway maunawaan po namin sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ang inyo pong salita. At Panginoon, tulungan niyo po kami sapagkat malakas po ang ulan na nanggagaling po sa inyo at maaring maging dahilan po ito upang ang mga tenga po ng mga makikinig ay hindi makapag-focus sa salita na pinapahayag. Hinihiling po namin, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa oras po na ito. Ganun din po, tulungan niyo po ako sa akin pong pagsasalita. Naway makapagsalita po ako ng malinaw. At tulungan niyo po ako na pawang mga katotohanan, pawang mga nais niyo lamang po na salita ang siyang lumabas sa aking labi at sa akin pong bibig. Salamat po aming Panginoon Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, medyo lumakas po ang ulan at susubukan ko po na mas ilalakas din ang akin pong boses. Yan. Noong nakalang linggo po ay napag-aralan po natin, no, na ang ating pong Panginoong Isokristo ay tinukso doon sa ilang ng 40 days. At after ng kanilang kanyang pakikipaglaban kay Satan, he came out victorious. At dito po ay mayroon po tayong assurance na ang ating pong Panginoong Isokristo ay nagtagumpay na. No? Nagtagumpay siya sa tukso ni Satanas at tayo man din po ay mayroon pong advocate, no, ang ating pong Panginoong Isokristo na kung tayo po ay tinutukso, tayo po ay may malalapitan. At ito nga po ang ating pong Panginoong Isokristo, no, sa lahat ng aspeto ay tinukso siya, ngunit siya po ay nagtagumpay at alam po niya yung pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Okay, sa mga binasa po nating mga verses ay naniniwala po tayo na from verse 13 at yung verse 14 po ng Mark chapter 1 ay mayroon pong pagitan na mga isa hanggat isa't kalahating taon bago ang pangyayari na sinasabi dito sa verses 14 hanggang sa 15, no? Okay po. Okay, so from verse 13 to 14 ay mayroong pagitan ng isa hanggang isa't kalahating taon ang nakalipas bago ang pangyayari sa verse 14 na si Juan na po ay dinakip, no? Ang ministry ni Juan at ang Panginoong Isokristo ay nag-overlap. Kumbaga, parehong nagaganap, no? Si John the Baptist ay nag-minister at maging si Jesus Christ po ay nag-minister din. Okay? So, nag-overlap po yung ministry ng dalawa, John the Baptist and the Lord Jesus Christ. After the temptation of Jesus Christ, makikita natin sila sa na nagbabautismo ang mga alagad ni Jesus at si Juan naman ay nasa malapit sa inon na malapit sa Salem sapagkat marami doon ang tubig. Okay. So, umagang ito, dalawa po yung pagtutunan po natin ng pansin. Dalawang punto lamang po. Una, yung pagtatapos po ng ministeryo ni John the Baptist. At pangalawa, yung talagang pagkakatatag. Kumbaga, naging mas sumikat. Kumbaga, mas nakilala
ang atin pong Panginoong Hesus Kristo. So dalawa, yung pagtatapos at yung pag-uumpisa ng talagang pagkakakilala sa atin pong Panginoong Hesus Kristo. Okay, so una ay nabanggit po dito sa verse 14, pagkatapos madakip si Juan. So si Juan ay dinakip po. So dito na po nag-start yung kanyang nagtapos po yung kanyang ministry. Ano ba yung ministry ni John? Ang ipakilala po ang atin pong Panginoong Hesukristo sa mga tao at nagpapayag po siya ng bautismo ng pagsisisi. So yon. Ano ang dahilan ng pagkatapos ng ministry ni Juan? Sa verse 13, sinabi na pagkatapos madakip si Juan. Kung ating babalikan sa Mark 1, sa Mark chapter 1 verses 1 to 8, ay natunghayan natin na ang isang matapat na lingkod ng Panginoon ay tapat sa kanyang tungkulin. At ganyan si Juan. Siya ay matapang na nagpapahayag sa mga tao sa Israel na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, at bilang isang tapat na lingkod ng Diyos ay tiyak na may mga tao na ma-offend o hindi magugustahan ang katotohanang ipinapahayag ni Juan. At isa na nga rito si Herodes na isang tetrarka. Okay, so ito po yung dahilan kung bakit nadakip si Juan, no? Isa po siyang matapat na lingkod ng atin pong Panginoong Diyos. At na-offend po niya si itong si Herodes. Sino nga ba itong si Herodes? Okay, si Herodes po ay isang pinuno doon sa Judea, no? Si Herodes po ay sinaway ni Juan sapagkat pinakasalan ni Herodes si Herodias na asawa ng kapatid niya na si Felipe. O ito po yung dahilan kung bakit pinadakip po itong si Juan ni Herodes. Sabi ni Juan, ay hindi tama na angkinin mo yung asawa ng iyong kapatid. So dahil nasaktan siya sa sinabi ni John the Baptist at yung kanyang kinakasama si Herodias na nagtanim po ng galit sa kanya, ito po yung naging dahilan kung bakit po siya ipinadakip, no? At ang ginawang ito ni Herodes ay labag sa utos ng Diyos. So adultery yun, no? Ito isang pangangalon niya at labag sa ikapitong utos ng Diyos. Ang pagsasabi ng katotohanan ay offensive sa mga taong hindi nagpapasakop sa Diyos, no? Hindi po talaga matutuwa ang mga unbelievers kung sila po ay talagang sasabihan ng katotohanan. At itong example po dito ay si Herodes. Nagalit talaga siya. Kaya ang sabi niya ay dakpin niya itong si John the Baptist. At kung atin pong titignan, si John the Baptist po ay pinugutan ng ulo. So ano pong makikita po natin dito na ang isang matapat na lingkod ng Diyos ay talagang mapupersecute, uusigin. So kagaya nung nangyari kay John, matapat po siya na nangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, at dahil po doon siya po ay dinakip, and eventually siya po ay pinugutan ng ulo. Okay? Sapagkat sinasabi sa John chapter 15 verse 20, ang sabi po dito, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinapad nila ang aking salita, ang inyuman ay tutuparin din nila. So dito natin makikita na si John the Baptist faithfully proclaiming the word of God ay talagang naka-offend. At bawat tapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos ay talagang makaka-offend, lalong-lalo na po ng mga unbelievers. So yun po yung isa sa mga matatapat, no, na katangian ng isang matapat na lingkod. They are offensive sa mga hindi po mananampalataya. Kaya
Kaya yung mga preacher na laging piniplease yung mga tao ay talagang takot po sila sa mga tao at hindi po sila natatakot sa Diyos. Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 11. Chapter 3 verses 10 to 11 ng 2 Timothy chapter 3 10 to 11. Ang sabi po dito, sabi po dito, ngayon, sundin mong, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Lystra, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig, no? So yan, lahat po ng mga matatapat na lingkod ng Diyos, kagaya po ni Pablo dito sa ating binasa, ito po isulat ni Pablo kay Timoteo. So sa Antioquia, sa Iconio at saka sa Lystra ay marami po siyang tinanggap na mga pagdurusa, di ba? Binato po siya si Pablo. Talagang binato, binugbog. At one time ay talagang dahil sa sobrang pagkabugbog niya, siya po ay iniwanan na inaakala ng mga tao na siya po ay patay na. No? Nawalan po siya ng malay. So dito po natin makikita na in this world, sa mundong ito, kung tayo po ay mangangaral ng tapat ng nasalita ng ating Panginoong Diyos, ay marami po ang lalayo sa atin. Marami po ang lalayo sa atin. Kaya ang challenge po sa atin ay talagang tayo po ba ay namumuhay ng mayroon pong kabanalan. Diba? Kasi tayo, kung tayo po ay mamuhay ng may kabanalan, kahit hindi po tayo nagsasalita, ay offensive po yung ating pong presensya sa mga hindi mananampalataya. Diba? Offensive yan. Sa mga nagiinuman sa kalsada. Pagkaalam nila na ikaw ay talagang lingkod ng Diyos at ikaw ay namumuhay ng may kabanalan, pagdaan mo pa lang, magagalit na. No? Mayroon at mayroon silang masasabi sa mga banal ng atin pong Panginoong Diyos. So, yun po yung dahilan ng pagtapos ng ministry ni John the Baptist. Siya po ay dinakip, pinadakip ni Herodes na isang tetrarka dahil siya po ay sinaway ni John the Baptist. Ngunit pangalawa, yung kanya pong pagkakadakip, ito po ay nagsasabi na yung kanyang duty o yung kanyang tungkulin na iniatas sa kanya ng ating Panginoong Diyos ay naganap na. Di po? So, siya po ay dinakip sapagkat yun po ay kaganapan na ang kanya pong duty as a forerunner of Jesus Christ ay naganap na. Tandaan po natin na ang mga lingkod po ng ating Panginoong Diyos hanggat hindi pa po natatapos ang kanilang katungkulan na iniatang ng ating Panginoong Diyos, they are invincible. No? Hindi po sila madadakip. Hindi sila basta-basta mamamatay hanggat hindi pa po natatapos yung kanilang tungkulin sa kaharian po ng atin pong Panginoong Diyos. Okay. In John chapter 3 verse 30, ang sabi po dito, John chapter 3 verse 30, ang sabi po dito, ito po ay salita po ni John the Baptist. John chapter 3 verse 30, siya ay kailangang tumaas, ngunit ako ay kailangang bumaba. Okay po. So dito po natin makikita, dito sa passage po na ito ng John chapter 3 verses 22 hanggang sa 30, ay nagsimula na po dito na mag-dwindle. Kumbaga, mawala po yung kasikatan ni
John the Baptist. Sapagkat dito po sa passage po na ito ay naganap na po yung inauguration o yung baptism of our Lord Jesus Christ. So, makikita po natin na ang ating pong Panginoong Jesus at ang kanya pong mga disipulo ay nagsimula na rin pong mag-baptize. So, doon po natin makikita na si John the Baptist ay nawawala na yung kanyang kasikatan. Pero anong sinabi ni John the Baptist? Siya ay kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. So, there is no rivalry between Jesus Christ and John the Baptist, sapagkat nalalaman ni John the Baptist kung ano po yung kanyang katungkulan. So, tignan nga natin ang sabi dito. Basahin po natin. Verse 26 sa John chapter 3. Sabi dito, sila'y lumapit kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabbi, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatutuhanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. So, ito pong alagad niya, no? Rabbi, sabi niya, Guro, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan, nakita kasi nila yung baptism ni Jesus Christ, ay sinabi niya, nasa kabila ng Jordan, no? Nagbabaptize din. Pero ang sabi niya, ano bang sabi niya? Hindi na, ano ang reaction niya? Hindi po siya nagalit. Hindi po siya nagalit. Bagkos, ito po ang sabi niya. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang iyong tao, ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo mismo ay aking mga saksi na sinabi kong, hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Siya ay kailangang tumaas, ngunit ako ay kailangang bumaba. Okay, so dito natin makikita na yung kanyang pagkadakip, no? Yun po ay nagsasabi na ang kanya pong duty as Jesus Christ forerunner ay talagang natapos na. So, minsan kasi sa panahon natin, no, pag nagkaroon ng sapawan, di ba? Kasi may mga mas magagaling talaga na mga preacher kumpara sa mga iba. So, dito natin nakita na si John the Baptist ay hindi po siya nagdamdam, sapagkat kilala po niya ang ating pong Panginoong Hesukristo na kailangan po niyang bumaba at kailangan ang ating pong Panginoong Hesukristo ay tumaas. Ito po. Ang pagkadakip sa kanya ay ginamit ng Diyos upan ang gawain ni Jesus ay ma-highlight. Yan, ma-highlight yung gawain ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung si Juan ay nananatili, ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay hindi magbibigay ng kanilang pansin at pagkilala sa atin pong Panginoong Hesukristo. Okay? So, ayun pala, kaya pala dinanggit na si John the Baptist. Kasi kailangan ang ating Panginoong Hesukristo na ang ma-highlight. Diba? Kasi siya yung sinasabi ng propesiya na darating. At yun nga po ang atin pong Panginoong Hesukristo. So, mula sa kanyang kasikatan, siya po ay hindi na naging sikat. At ang atin pong Panginoong Hesukristo ay mas na nakilala nung siya po ay nadakit, na dinakit na. Kumbaga, nag-cease na yung kanya pong gawain. Okay po. So ano po yung malalaman po natin dito? No? Ano yung mga lesson natin na makikita dito sa pangalawa? Okay. Ang mga lingkod ng Panginoon hanggat hindi pa tapos, no? Yun po yung sinabi ko kanina, hanggat hindi pa tapos ang kanilang gawain ay hindi pa sila talaga kukunin ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang pagkadakip at eventual death ay nangangahulugan na siya po ay talagang pinauwi na ng ating Panginoong
Hesukristo doon sa langit. Okay? Kung ating titignan, masyado namang napaka-brutal ng kanyang kamatayan, no? Pinugutan kasi siya ng ulo, eh. Makikita yan sa Matthew chapter 14, saka sa Luke chapter 6. So, basahin nyo na lamang po kung saan, paano namatay si John the Baptist. So, pinugutan po siya ng ulo. So, yun po yung request ni Salome, yung anak po ni Herodias. Kasi, ayan, so, yan, si John the Baptist po ay kinulong. Nagkaroon po ng isang kasiyahan doon sa bahay ni Herodes. So, nagsayaw yung anak ni Herodias. At natuwa po si Herodes. Kaya ang sabi niya, ano mang hilingin mo ay ibibigay ko, maging kalahati ng aking kaharian. Kaya si Salome, yung anak ni Herodias, ay nagpunta sa kanyang nanay at sabi niya, nanay, ano ba ang hihilingin ko kay Herodes? Kasi nangako siya na ibibigay lahat ng maibigan ko. Kaya ang sabi ni Herodias, hilingin mo ang ulo ni John the Baptist na nakalagay sa isang malaking pinggan. Okay, so yun po yung kanyang request. So, si Herodes po ay takot kay John the Baptist. Ngunit dahil siya po ay nakapagbitiw ng salita, ito po ay kanyang ginawa. At doon nga po natapos ang buhay ni John the Baptist. So, malungkot, pero ito po ay kapamaraanan ng ating Panginoong Diyos na kunin po si John the Baptist sa pamagitan ng kamatayan. Okay po. So, dyan po natapos ang ministry ni John the Baptist. At titingnan po natin yung pangalawang punto. Tingnan natin, pangalawang punto na tayo. Dito din sa verse 14, ang sabi dito, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. So, sa binasa po natin sa John chapter 3, verses 22 hanggang sa 30, ay nagbabaptize na po si Jesus Christ. Pero dahil dalawa pa po sila na nagbabaptize, hindi pa nakilala ng tuluyan o ng husto ang ating pong Panginoong Hesukristo. Pero nang madakip na si John, talagang maraming mga tao ang lumipat ng kanilang pagsunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. No? Tignan po natin dito na may mga iba pong mga alagad si John the Baptist na pumunta sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 1 verse 40, John chapter 1 verse 40, tignan po natin. Ang sabi po dito, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Okay. Dito po kasi ay sinabi niya, no, nagsalita po kasi si John. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. So, anong ginawa nung alagad niya ay sumunod. Basahin po natin para mas makita po natin kung ano yung tunay na sinasabi. John chapter 1, 35 hanggang sa 40. John chapter 1, 35 hanggang sa 40. Ang sabi po dito, kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tinignan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila ay sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod, ay sinabi niya sa kanila, ano ang iyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung isasalin ang kahulugan ay guro, saan ka nakatira? No? 39, sinabi niya sa kanila, halikayo at tignan niyo. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira at sila ay nananatiling kasama niya ng araw na iyon. Noon, ang oras ay mag-iikasampu. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. O yan.
So, lumipat si Andres na disipulo ni John the Baptist papunta sa atin pong Panginoong Jesucristo. Pero okay lang yan kasi kilala ni John the Baptist si Jesus Christ eh. Kasi siya yung hinihintay na misayas. At doon na yan nalaman na yung kanyang tungkulin ay matatapos na. Kaya siya dinakip at pinatay. So dito po nagsimula yung ministry ni Jesus Christ. At ano po yung kanyang pinapangaral? Sabi niya, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sa verse 15 na po yun. Kita po natin. Yun po yung kanyang mensahe. Yun po yung mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So Jesus Christ Himself, the Messiah, the Lamb of Christ, the Lamb of God na mag-aalis ng mga kasalanan ay nangaral po ng pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Okay, yun po yung kanyang mensahe. So ang ibig kong sabihin dito na ang pangangaral po pala ng salita ng ating Panginoong Diyos ang kapamaraanan para ang mga tao po ay magkaroon po ng kaligtasan. So this is the primacy of preaching para sa kaligtasan po ng mga makasalanan. Okay, so pananampalataya. So ano makikita po natin during the time of Jesus ay talagang marami pong mga oposisyon. Pero ano kanyang ginawa? Nangaral po siya ng nangaral ng Ebanghelyo po ng atin pong Panginoong Diyos. Sa kapanahonan po natin ngayon, ano po ang ginagamit po ng mga preacher? Diba? Ano po ang kadalasang ginagamit ng mga preacher ngayon? Mga gimmicks, mga entertainment. So mga variety show. So yun po yung kanilang mga ipinapakita sa mga makasalanan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, anong kanyang pinapangaral? Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So hindi po pala mga gimmicks, hindi po pala mga entertainment, hindi po pala mga variety show ang kailangan ng mga preacher para magkaroon po ng bunga ang kanilang ministry. It is the pure proclamation of the word of Jesus Christ, no? Pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. So dito natin makikita na ang ministry po ng ating Panginoong Jesucristo ang modelo po ng mga preacher po ngayon, ng mga ministers of the Word of God. Hindi na po kailangang gamitan ng mga psychology, ng mga marketing strategy, kundi purong Ebanghelyo lamang ng atin pong Panginoong Jesucristo. So yun po yung method, no? Ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. At ang mensahe, ang Ebanghelyo. So ano ba ang Ebanghelyo? Ito po ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ang mga tao ay makasalanan. Diba? Excuse me. Ang mga tao ay makasalanan at hindi kayang iligtas ang kanyang sarili sa kanyang sariling kapamaraanan, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang righteousness. So wala na pong iba. Okay? So that's the good news of Jesus Christ. Okay? So ang tao ay makasalanan, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, isinugo niya si Jesucristo upang akuin ang kasalanan ng bawat makasalanan na nagsisisi at nananampalataya sa kanya. Okay? Siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo
inilibing. At pagkatapos ng tatlong araw, muling nabuhay. At ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. No? So that is the ministry of the Lord Jesus Christ. So this is the model na dapat tularan po ng mga preacher po ngayon. No compromises. Purong salita ng Ebanghelyo lamang ng atin pong Panginoong Hesukristo. So yun po yung pagtiwalaan po natin. Tignan po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Ang sabi po dito, verse 21. Chapter 1 verse 21. Ang sabi dito, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. No, the foolishness of preaching. So, ang pangangaral po kasi ng salita ng Diyos ay kahangalan para sa mga napapahamak. No? Tinutuyan yung mga nagpapayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pero ang kahangalang ito na sinasabi ng mga tagamundong ito ay ito po pala yung ginagamit ng ating pong Panginoong Diyos para iligtas po ang mga tao. So, preaching. Pero yung iba po kasi na mga preacher ay nagsasawa po sila. Bakit? Kasi yung bunga po ng pangangaral ng purong ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, minsan po, matagal magkaroon ng bunga. Okay? Yung mga iba na nagpapahayag nung una ng dalisay na ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, sila po ay napagod. Nawalan sila ng tiwala. Nawalan sila ng confidence sapagkat yung bunga po ay matagal makita. Pero yung iba na ginagamit mga gimmicks, mga entertainment, mga variety show, yung loob ng simbahan, may mga iba-ibang mga kulay ng mga ilaw, ang dami talaga, oh. Ang dami, daming mga tao. Pero kung ating titignan, yung genuineness o yung true conversion ay wala po. Kaya dapat ay patuloy na magtiwala ang isang matapat na preacher sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, dahil ang ibubunga po nito ay tunay na kaligtasan. No? Tunay na kaligtasan. Kaya kung titignan nyo po yung mga pumapasok sa mga gimmicks na may na mga churches, may mga gimmicks. Titignan mo yung lifestyle po ng mga pumapasok. Very ungodly. Walang ipinagkaiba sa mga tagamundo. Titignan po nyo. Walang ipinagkaiba sapagkat hindi po purong salita ng ating Panginoong Diyos ang ipinangangaral. Pero ito yung confidence ng lahat ng mga tapat na nangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Magkakaroon ng tunay na pagbabago sa mga nababahaginan ng purong salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag po tayong mabahala kung dito ay may mga ini-invite tayo, hindi dumadating. Pero sige lang po tayo sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Because the fruit na makikita po natin eventually ay tunay na kaligtasan. So, aanin mo yung napakadaming members na ang dami-dami, pero hindi naman pala tunay na ligtas. Diba? So, mas nanaisin po natin na mas po konti, pero tunay na mga ligtas na pumapasok sa isang pagtitipon. So, this is the model na dapat makita dito na sinasabi ng ating pong binasa, verse 15. Magsisi manampalataya sa ebanghelyo. So, ito lang po yung mensahe
ng ating Panginoong Diyos. Kung ito yung ginamit ni Jesus Christ, it is our confidence then na gamitin po ito sa ating pong kapanahunan. So, ipahayag ang Ebanghelyo. So, makasalanan ang tao, hindi niya kayang iligtas, makakakalo lamang siya ng kaligtasan dahil sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Siya po yung gumawa ng kapamaraanan at ito po ay sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, ipanalangin ang mga kapastulan na maging faithful sa gospel ng ating pong Panginoong Diyos. So, lahat ng makasalanan, ang Ebanghelyo po ang kailangan. Ang Ebanghelyo, ang purong salita ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat kung gagamitan ng ibang kapamaraanan, it will lead to hell. Sa impyerno po ang kapupuntahan. So, magkakaroon po ng false profession na Christian ako, pero hindi naman pala totoo. At marami na pong mga tao na napunta doon sa impyerno na nagsasabi, naniniwala na sila po ay ligtas, pero hindi naman po pala. So, sa iyo, kaibigan, na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, lumapit ka sa Kanya at ipagkatiwala mo ang iyong buhay. At ito ang good news, no? Ikaw ay makasalanan, ngunit sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya at magsisisi sa iyong kasalanan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, magmadali. Maaring isang oras mula ngayon, dalawang oras mula ngayon, o bukas ay maaring huli na. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Panginoong Diyos sa pagbubulay-bulay ng inyong salita. Amin pong nakita dito aming Panginoong Diyos na si John the Baptist ay dinakip at pinatay. At ito po ay isang indication na ang kanya pong ministry ay natapos na. At ito po ay inyo na po siyang kinuha dyan sa piling nyo. And this start the Paul Blast na evangelistic ministry ng aming pong Panginoong Jesucristo na kung saan ay mas lalo po siyang nakilala at nahayag sa mga tao. At nawa, O Diyos, sa amin pong pag-aaral din, nakita po ng mga tao na ang kaligtasan po pala ng mga hindi po mananampalataya ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng amin pong Panginoong Jesucristo. At wala na pong iba, walang gimmicks, walang entertainment, walang variety show, kundi purong Ebanghelyo lamang ng amin pong Panginoong Jesucristo. At nawa yung mga gumagamit ng inyo pong salita upang magkamal ng mga salapi, nawa, O Diyos, ay i-rebuke niyo po sila at nawa'y magsisi po sila sapagkat ginagawa po nilang negosyo ang inyo pong salita. Hiniling din po namin, O Diyos, ng bawat matapat na preacher ng inyong salita ay manatili po silang matapat sa pamagitan ng inyo pong tulong, O Diyos. Preserve them, O God, from this inordinate ambition, O God, na gamitin ang inyong salita for their